May paliwanag ang Department of Environment and Natural Resources tungkol sa kumalat na video ng umano'y pagpapatag ng bundok sa isang bahagi ng Boracay sa gitna ng rehabilitation ng isla. May live report si Tina Panganiban Perez. Tina. Emil, kumalat sa social media ang video ng umano'y pagpapatag ng bundok sa Boracay habang patuloy raw ang rehabilitasyon ng isla. Agad nagpadala ang DENR ng investigating team sa isla. Sa mga litratong kuha ng team kahapon na ipinakita ni DNR Undersecretary Jonas Leones sa media na paglamang isang buwan na raw walang konstruksyon doon. May nakita pa raw na backhoe ang team ng DNR pero backlash na raw ito. Subdivision at daan daw ang ginagawa noon sa naturang lugar na pinahintuna ng DNR. May construction din daw sa isang pribadong lupa malapit sa isang resort pero pinahintuna rin daw ito ng DNR kahit pa may permit. May nag-post ding sinunog daw ang isang resort para mapabilis ang demolisyon nito. Pero duda ang DNR kung totoo ang litrato. Sabi ni Leones, base sa impormasyon mula sa Department of Interior and Local Government, posibleng na Photoshop na ang litrato. Maliban sa pwedeng makasuhan ng pamahalaan ng arson sakaling totoo ang litrato, sabi ni Leones na walang dahilan para sunugin ang resort. Wala na raw tao roon at binabaklas na ang resort. Naaayon naman daw sa schedule ang rehabilitasyon ng Boracay pero ang tubig marumi pa rin. Kung ang standard daw ay 400 mpn per 100 ml, ang sa Boracay ayon sa DNR, 2,000 o 20,000 hanggang 30,000 mpn. May illegal connections daw na nahuhukay pero nahihirapan daw silang matukoy kung sino ang mga naglagay ng mga ito dahil nasa ilalim ang mga ito ng mga gusali. Tuloy rin ang pagtatanggal ng mga struktura sa wetlands at sa mga easement. Kapag natapos na ang clearing sa easement, masisimula na raw ng DPWH ang paggawa ng mga kalsada. Pinag-aaralan na rin ang carrying capacity ng isla kung ilang tao ang pwedeng papasukin doon para mapangalagaan ang kalikasan. Ayon sa DENR, mahigit 30,000 ang tao sa Boracay bago ang rehabilitasyon. Halos magkasindami ang bilang ng mga formal settlers o mga doon na talaga nakatira at mga illegal settler gaya ng pamilya ng mga manggagawa. Pagkatapos ng rehabilitasyon ng Boracay, nais ng pamahalaan na ang mga empleyado sa isla hindi na roon tumira. Pinag-aaralan na raw ang pagdaragdag ng mga biyahe palabas ng Boracay para sa mainland matulog ang mga manggagawa. At kung mas kaunti raw ang tao sa Boracay, Emil, mas kaunti na rin daw ang basura. Noon umaabot daw sa 90 hanggang 115 tons ang basura sa Boracay kada araw, pero 30 to 40 tons lang ang naiaalis sa isla. Matapos ang rehabilitasyon ng utos ng DENR, pagkatapos ng 24 oras, alisin ang lahat ng basura sa isla. Kaya mahalaga rin daw na mapukpok sa mga nakatira sa isla at sa mga turista ang disiplina. Emil? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.